kalimutan na lahat ng responsibilities sa na iniwanan nila doon. Justifiable ba, sasabihin nila, basta nagpapadala kami sa Pilipinas, justifiable ba yan? Of course, hindi naman siguro. Kaya nga sila pumunta dito para sa kanilang mahal sa buhay, bakit sila magdadagdag pa ng mahal sa buhay dito? Di ba? Ang dami-dami nang pinapakain doon, magpapakain ka pa ng iba dito. At dapat nating hindi kalimutan na kaya tayo nandito, karamihan sa atin, or halos lahat sa atin, eh dahil sa mga mahal sa buhay na gusto nating mabuhay. Bakit ganun? Yung parang, let's say, baguhan dito, dumating, mga for one month, ano sila, yung ganun pa rin yung focus sila, yung real objective of coming here, pero after one month, nawawala because of what, the culture here, or parang eto na kasi yung norm. Ah, after a while, you get used to the environment. So, ride on ka na sa environment. Unless, malakas ka talaga na sinabi mong, kaya ako, I mean, that's, kaya nga papunta tayo doon sa anong pwedeng gawin eh. Ano yung mga solution eh. Yes. Ay, maganda yan. So, mag-break ulit tayo for that solution. Kasi ang ganda nga, so alam na natin na ganito yung sitwasyon. Mamaya pagbalik, si Uncle Tom, sasabihin niya naman, ano yung dapat gawin or parang to avoid or kung ginagawa naman, anong pwedeng gawin para lumayo sa sitwasyon na yon. El, sino mabatiin mo bago tayo mag-break? Well, nakita ko, nag-like si Eric the Kwikui. Okay. At of course, si Flor Telebrico. Ito si Blue Shadow ako. Si ano to ah? Di ba si Mabel? Nagando rin. Mabel. Ano? And Dante Corral. Nakikinig sila ngayon. Ah, yung MM1 ah? Yes. So si Fina Astiliero Ramos. Si Alan Bacason. Magandang gabi sa iyo, partner. Si Gina Recuyo. Maraming salamat sa inyo. And sige lang, send your messages to 4001. Mag-text na lang. Or mag-shout na lang kayo. At mabuhay kayo mga OFW, mga obedient. Mga nannies. Obedient followers and witnesses for Christ. Babalik po kami. Alright. Sa mga ano pala, ayan. Sa mga SMS, may reminder pala ko, Art. Ah, sige. Huwag kalimutan ang pangalan. Dapat may name. Na ba? Oh. May nag-send na? Wala ang dami. Sayang naman yung 500 dirhams. Dapat ay pangalan. So, ang katanungan ulit ay, who is your bayani? Kailangan may explanation, ha? Kailangan may explanation bakit bayani? Ikaw, mama mo, ate mo, kuya mo, kung sino mang considered mo as bayani. Explain lang kung bakit. At have a chance to win 500 dirhams cash. Yan po hatid sa atin ng Rockbank Bayani Prepaid Card, ang pinakaunang prepaid card para sa mga Pilipinos. Babalik kami. From February 25th, it's your chance to watch world-class men's tennis action right here in Dubai. Witness the battle for glory as Novak Djokovic, Roger Federer, Thomas Berdych, Juan Martin Del Potro, Joe Wilfred Tsonga, and more of the world's greatest tennis players go head-to-head at the Dubai Duty Free Tennis Championships. It's the return of the greats from 25th February to 2nd March. For more information, visit DubaiDutyFreeTennisChampionships.com. Beauty, power, luxury. The Dubai International Boat Show will dazzle you with over 450 super yachts and leisure boats from 49 countries, 33 exclusive world and regional launches, and the best boats and marine supplies from 780 global companies. Now here for 5 days only, from the 5th to the 9th of March at the Dubai International Marine Club, Mina Siyahi. Admission just 60 dirhams, 3 p.m. to 9:30 p.m. daily. Don't miss it. Are you planning for your wedding this year? The region's most anticipated wedding and beauty shows are here to help you create your perfect wedding. Visit the Perfect Wedding Show and Beauty Call at Expo Center Sharjah from March the 6th to the 9th. Bridal wear from leading brands, fashion shows featuring celebrity designers, and a chance to win a fully sponsored wedding. Don't miss the Perfect Wedding and Beauty Call show at Expo Center Sharjah. Dubai. All passengers traveling Virgin Atlantic, Dubai, London, New York, Dubai, please proceed to gate number 1038. London. Chelsea's 500 man, Frank Lampard. New York. There it goes. Yankees lead 5-1. That sounds like the ultimate sporting weekend. Keep listening to Dubai Eye 103.8 for details of the ultimate sporting weekend in association with Veracity and Virgin Atlantic. Filipino Rhythm, in association with Al Ansari Exchange.
Enjoy winning exciting prizes while sending money to Egypt. Al Ansari Exchange, your first choice. Magandang gabi po kayo po yung nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Ito na po yung huling episode po namin dito po sa Dubai 103.8. At maraming salamat sa mga suporta ninyo, sa mga comments sa Facebook page, sa mga text messages, lalong-lalo na kay R.S. Sabido, kay Luz Refe, isa ating pinakaunang guest noong October 2010, of course, Lori Lai, at si Nick Achenza. Nick Achenza, ano pala, tumawag sa akin kanina si Ronnie Balino, nagpa-follow up na tungkol sa Walk for Your Health. Ang final date po natin ay March 22. El, balik tayo kay Uncle Tom. Nakakatuwa kasi nasabi niya kanina na itong ang pagmamahal ay nagkakaroon ng sangasangang concerns. Okay? Isa na dito, pero syempre nung diniscuss din namin about possible reasons kung bakit may mga ganitong concern, ano? Sabi niya, survival. Kasi masyadong malungkot ang isang OFW, naging bored, okay? So, naghahanap ng kadamay, okay? And other than that, nagkakaroon pa rin ng ibang concern, katulad ng ibang kinds of addiction. Pagsha-shopping, kahit walang pera, pangungutang, okay? Pag-inom. Every Thursday, may mga Thursday club group na dapat binubuhos nila yung attention sa pagpapahinga. Ito yung nangyayari. And I ask him, Uncle Tom, pwede nyo bang analyze bakit ganyan? Sabihin nyo uli sa amin dalawa at tatlo pala. Ganun lang yon. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Sabi nga. Okay yun ah. Ano na? Ang taong marupok. Ang tao'y marupok. Kay daling lumimot. Oh, okay. Ganda yan eh. Ngayon, kung nakafocus, pupunta ka dito sa lugar na ito para magtrabaho, para buhayin yung pamilya mo. Yun nga, pagdating dito, nakakalimot, ang bilis makalimot. Kaya naman, pumapasok yung mga nasabi mong mga suliranin na yan. Yung pag-inom, yung walang tigil at walang humpay na pamimili. Apo. Sa madaling sabi, shopping. Talagang parang pastime yan na mga sabi nga nung ibang mga lahi, nagtataka ako sa mga Pilipino kasi sila yung bumibili. Okay. Ha? Makikita mo talaga naman ng mga Pinoy eh. Di ba? Namimili talaga. Kahit anong trabaho, magaganda yung mga damit. Mobile phone. Hindi tayo natatakot gumastos. Isa yan sa mga katangiang Pinoy. Hindi lahat, pero marami. Ibig sabihin, ang nangyayari, uunahin mo yung sarili mo na paligayahin kaysa yung mga iniwan mo doon na halos hindi na kumakain. Yan ang kakalungkot kaya pa marupok eh. Kay daling lumimot eh. Nalilimutan yung dahilan bakit nandito. Ito ang hinaharap ng marami sa atin. Pero after a while din, kasi may movement din naman yan eh, sa buhay ng mga Pinoy dito. Mm-mm. Sa simula, kasi nadi-disorient ka, di ba? Or na-overwhelmed. Nadi-disorient ka. Opo. After a while, magsisettle down. Opo. Kaya lang, wag nang hintayin yung panahon na huli na ang lahat. At ikaw ay nalugmok na. Opo. Sa utang, nalugmok na sa utang na loob at kung saan. Kaya wag na maghintay. Ngayon pa lang, mag-isip na. Yun lang naman eh. Gamitin ang common sense. Binaka basic question. Bakit ka nandito sa Dubai? Yun lang ang kailangan sagutin. Pero kung okay, na-realize na nila na nagkamali nga sila, nadapa, pero marami nang sabit o marami nang umahabol na mga tao, bangko, paano natin matutulungan o masusolve nila? Ayan naman yung support groups na sinasabi natin kanina. Okay. He has a solution. Di ba parang, sinabi niya. Parang, okay, sige, parang nag-redeem na siya o nag-repent na siya. Oh. Tapos, kung siya na magbago, problema, hindi niya na kayang magbago or yung ways kasi nga, sabit-sabit na siya. Oh. Paano to? Kaya nga, may way pa ba sila? Dito sa Dubai, ang daming, pwedeng support groups eh. Okay. Sa okay. Embassy. Okay. Ilang grupo mga Pilipino ang naka-register doon. Apa. Sa mga simbahan,
sa mga yung mga civic organizations. Yes. Ito yung mga taong susuporta sa iyo eh. Aside from yung mga na-cultivate nating friendships, katulad ng sinasabi ko kanina, yung relationships. Okay. So it's very important. It's very important na huwag nating kakalimutan yung kapwa-tao. Yan ang pinaka-importante. Sapagkat pag nakalimot tayo, yan na yung kwan. Pag ikaw ay nadapa, mahirap na talagang bumangon. Kailangan natin ang kapwa para buhay. Because I believe that everyone should be given a second chance. Yeah. Yan yung kwan eh. So lahat may habang nabubuhay, may second chance lahat. Oo, minsan yung iba nga, third, fourth, fifth. Hanggang mamatay tayo, huwag tayo mawalan ng pag-asa na pwedeng ma-rectify yung mga maling nagagawa natin. At lahat tayo may mga ganyang katangian eh. Lahat na tao, ano? Palagay ko. Eh kaya lang, hindi lahat ng tao rin mapagpatawad. Opo. Meron din mga taong mababangis. Ayan, nakakatakot na pag nagkamali ka, parang hanggang doon na lang. Forever ka nang mark niya, ano. Ex ka na sa listahan ko. Parang pala, no? Pero kaya nga, yun ang sinasabi ko kanina, ang pag-ibig. Mm-hmm. Na it goes beyond ng nararamdaman mo. That, kunyari ikaw, kayong dalawa, kayong tatlo, tayong apat magkakasama dito, I feel good when I am with you. Mm. Dumating yung panahon na hindi ko na maramdaman yon. Ang ibig ba sabihin nun eh, hindi ko na kayo mahal. Hindi. Mahal ko pa rin kayo. Kaya lang, on a different level. Apa. And I think yun ang mature level na, tunay para na pag-ibig. Yes. Yung ibigyan talaga. Na kahit hindi ko nararamdaman, okay, pero minamahal ko kayo dahil pwede kong ibigay sa inyo yung sarili ko. Yun ang kwan. And it's a certain level which some of us achieve and some of us find it difficult really to achieve. Katulad kunyari ng mga mag-asawa. Okay. Sa simula ng five years, ten years. Sa simula ng pag-asawa, talagang may mga paroses-roses pa yan, may pa-choco-chocolate pa. Magsusubuan. After a while, nawawala yun. Nagtataka nga palagi si Mrs. eh. Bakit nagbago ka na? Mm-hmm. Dati, tinetext mo ako oras-oras. 1-4-3. Oh. 4-4. Beeper pa ng beeper. Hello? Ngayon, after a while. After a while, nagbago na eh. Okay. Wala na yung chocolate. Ba't di ka na nagbago? Diba, El? Si... Sabihin mo, totoo. Dati sinusubuan niya ako, ngayon hindi na. Never kitang sinubuan. Ah, ganun ba? Iba pala yun, sorry ah. Dati nga, di ba, palagi ko sinasabi, nagsusubuan, nung kinasal kayo, may cake pa eh, no? Nagsusubuan kayo, nakatinidor. Oo, susubuan mo sa... Ngayon, iba na eh, after 15 years, hawak pa rin yung tinidor, pero nag-iispadahan na ng tinidor eh. That's a good observation. Oh. Ikaw ba, Daddy Blue, may tanong ka ba kay Uncle Tom? Ay, si Blue, maraming tumatawag sa kanya eh. Maraming tumatawag. Sagot na. Yung natanong ni Art kung yan ba acceptable? Well, talagang wala. You cannot. Yeah. Maraming mga sinasabi nilang dahilan like kalungkutan, yes, boredom, survival. Well, survival daw. Oh. Pwede naman mag-survive daw. Ano naman daw, totoo. Okay. Yeah. Pero something is very ano din, noticeably na isang problema rin dito, Uncle Tom, yung depression. Okay. Yeah, marami rin ditong nadidepress. Yun ang kalungkutan, ano? Bunga ng namimiss yung pamilya. Kaya nga sanga-sanga na yan eh. Opo. Magkakasanga-sanga na. Kaya... isa sigurong, isa pang mahirap ipaliwanag yung depression eh. Yeah. Kasi hindi mo alam. Iba-ibang level yata at iba-ibang situation yan. No? May mga symptoms yan. At yung mga, lalo na yung mga professional na psychology, psychiatrist, sila yung nakakaalam yan. At, pero marami na rin akong nakatagpong mga gano'n na di-depress. Ah, minsan nga, tinitingnan ko sarili ko sa salamin. Hmm. Parang ganun din ako eh. Anong oras? Anong oras sa araw? Pag-ising sa umaga. Oh, oh,
titinan ko sarili ko sa lamin. Parang nakaka-depress. Bakit tumaba na naman ako ngayon? Dahil sa tubig. Dahil sa tubig, oh. Okay, so